Ang pangalan na Troy Jackson ay sa malamang ay konting tao lang ang nakakakilala. Dahil sa streetball community ay tinatawag siyang Escalade, ang isa sa pinakapopular na player sa blacktop. Dahil sa kanyang size at kakaibang skills. Nabihira makikita sa loob ng basketball court. Ngayon para sa episode na to ay balikan natin ang maikling kwento nitong si Troy Escalade Jackson. Si Troy Jackson ay batang kapatid ng former NBA player at coach na si Mark Jackson. Hindi katulad ni Mark, itong si Escalade ay mas nakilala sa streetball dahil sa lumaki siya sa lugar ng Queens, New York, kung saan malapit ang sikat na Rucker Park. Nung nasa high school na itong si Troy Jackson, si Mark naman ay naglalaro na sa NBA. Si Escalade ay may timbang noon na 500 pounds at may tangkad na 6'10 habang nasa high school siya at hindi siya masasabing isang prospect talaga. Ito ay dahil sa sobrang bigat niya at hindi siya makahabol sa isang organized basketball game. Dito naman siya sumali sa mga tournament sa Rucker Park at nakuha noon ang atensyon ng coach ng Wallace Community College kung saan siya naglaro. Sa mga panahon na to ay lalong bumigat pa itong si Escalade na ayon sa kanya ay parang natural lang ang pakiramdam niya. Kaya nung unang dalawang taon niya sa Wallace Community College ay napabilang siya sa All-State Selection. At dito naman siya nagkaroon ng offer para maglaro noon sa Louisville na isang Division 1 team. Sa Louisville ay naging reserve big man lang itong si Escalade sa loob ng dalawang season at may average lang siya na 3 points at 1 rebound per game. Hindi magandang record para makakuha ng attention sa NBA. Sa mga nakarang streetballer na nabanggit ko ay siya lang yung may masasabing credential talaga. Pero sa terms naman ng game ay kulang pa para makapasok sa NBA. Ayon kay Mark Jackson, kung tutuusin ay malaki naman talaga ang potential noon ni Escalade dahil meron naman talaga itong skills. Kaso ang problema noon, nung nasa 9 years old na itong si Escalade ay masagana na ang buhay nila dahil dito kay Mark Jackson na naglalaro noon sa NBA tapos sinusuportahan pa ang pamilya niya. Matapos sa college ay naglaro muna siya sa sikat ng Harlem Globetrotters at naging active pa rin sa paglalaro sa Rucker Park. Dito naman pumasok ang oportunidad na makasali siya sa End1 mixtape dahil sa kilala naman siya noon sa Rucker Park. Dito pa nga ay tinago ni Escalade na siya ay batang kapatid ni Mark Jackson. Ito ay dahil sa gusto niyang gumawa ng sariling pangalan at hindi dahil sa kanyang kapatid na naglalaro sa NBA. Sa End1 ay kinatuwa nitong si Escalade dahil sa size nito tapos yung mga kakaibang pasa at mga galaw niya sa loob ng lane. Hindi mo iisipin na mabigat talaga ang katawan niya dahil sa mga ginagawa nitong mga plays. Ang isa pang tinuturing niyang matalik na kaibigan habang nasa End1 pa siya ay itong si Professor na lagi niya nakakasama sa mga tour at kahit nung nawala na ang End1 ay naglalaro pa rin silang dalawa. Yung sinasabi niyang gusto niyang gumawa ng pangalan para sa kanya ay nangyari na. Noong 2005 ay naging cover siya para sa Sports Illustrated na may tag na Streetball Legend. Dito ay masasabing mas sumikat siya kumpara sa kanyang kapatid na si Mark Jackson. Ayon pa kasi sa kwento ni Mark noon, habang naglalakad silang magkapatid sa mall ay merong mga batang tumakbo papunta sa kanila. Ang expected doon ni Mark Jackson ay magpapapicture ito sa kanya. Pero ang target pala ng mga fans ay ang kanyang kapatid na si Escalade. Ang masama lang dito, noong 2011 ay pumanaw na nga itong si Escalade dahil sa sakit sa puso. At ngayon ay naaalala pa rin siya ng mga fans ng streetball community. Nilalabas ko lang itong mga kwento na to regarding sa mga streetball para mas makilala nyo ang mga players noon na outside sa NBA na yung galaw nila ay ginagamit ngayon sa liga. Ang isang sample nga dito ay si James Harden na nagtitraining ngayon kay na Professor at kay Bone Collector. So yan mga pre ang maikling kwento tungkol dito kay Escalade. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.